Hello, hello. Kumusta na po ang lahat? This is Arlene Stone. The new beginning here. Thank you guys for joining. Let's wait for our followers to join us in a few minutes. Good morning po sa lahat sa Pilipinas, and good afternoon here in the US. Dito sa Amerika at sa ibang panig ng mundo. Andito na si Filipina Escala, yung ating pinakaunang viewers na nag-post ng comments. Thank you so much for joining. Please confirm if you can hear me, if my voice is loud and clear, or may echo ba. Salamat, salamat. Grabe guys. Grabe yung mga pangyayari ngayon. Hello ME, thank you so much for joining. Grabe ang mga pangyayari ngayon, ang dami nating pag-uusapan. Silver Wings, hello. Hello din sa iyo Silver Wings. Kumusta? Good morning dyan sa Pilipinas, no? If we have Filipino or viewers here from the Philippines, good morning po sa inyong lahat. 5 a.m. ngayon dyan. So, okay, Eduardo Rowes listening from Tarlac, ma'am, Region 3. Thank you, Eduardo, for joining. Jamie Juan, Minecraft, magandang hapon po. Magandang hapon din sa'yo, Jaime. Rose Edmond, we can hear you. Okay, thank you for confirming. Guys, grabe ang nangyayari, no? Kahapon, sana magla-live ako, but then I don't feel good. No, kasi napuyat tayo masyado nung hearing sa Congress. Tapos meron pang live sila doon sa rally nila na wala namang silang napala. Ilalo pang lumiliit ang mundo nila sa politika. So ngayon guys, pag-uusapan natin itong appointment. Una natin pag-uusapan ngayon ang itong appointment ni Marlon Acobo. Guys, naaawa ako kay Marlon Acobo. My gosh. Naaawa ako sa kanya doon sa hearing sa Kongreso. Siya yung ginisa. Ito talaga si Kibuloy, ganyan siya, no? Grabe. Tinahapon ba naman yung kanyang isang ministro doon sa Congress na wala namang kaalam-alam, wala namang kamuang-muang. Tapos nagpapanggapan na hindi marunong mag-Tagalog o hindi marunong mag-English. Nagbibisaya talaga para bigyan ng hardship yung ating mga mambabatas. Grabe, mga drama nila ba, no? Pero nakita natin, ang mga inconsistency ba ng mga sinasabi nila, masyadong halata na sinungaling, no? Kaya tingnan natin guys, ha? Meron akong ipapakita sa inyong mga video dito. Ang una nating tingnan itong appointment ni Acobo. Tapos merong interview si Kibuloy at meron siyang pinalabas na statement about Senator Risa. Ito talaga si Kibuloy, mahilig siyang gumawa ng story ba? No, mang atake personally. So, ganun ang style niya. At yun din ang sinusunod ng kanyang mga minions. But before that, guys, tingnan natin itong nangyari sa Kongreso muna, ha? Okay. I-share ko muna itong aking screen para ma-refresh yung ating mga memory. Alright. So, ito i-refresh natin yung ating memories. Tapos, tingnan natin yung interview kay Kibuloy. Titingnan natin ang consistency, no? Kung meron ba silang consistency dito sa mga sinasabi ni Marlon Acobo at ni Kibuloy sa kanyang interview. Nakakatawa guys.
All right, so hindi pa administrator, Mr. Chair, yung pag-a-appoint po. Yes. Well, as expressed by Attorney Ambrosio, who was under oath, that he is not yet the administrator as we speak, and it is contingent to anything that may happen to Mr. Acobo. Mr. Chair, if we could just have a copy of that also so that the committee will have a copy of which whatever would happen since yung executive pastor naman nandito, yes, and there's an appointment pending. If we could have a copy of the document for, yes, the said appointment, Mr. Chair. Attorney Ambrosio. Your Honor, we will submit. Thank you. Mr. Chair, to SEC lang for the clarification of this process. Ano po ba ang proseso ng pag appoint ng administrator pagdating sa corporation sole, since it's a different kind of corporation, it's a special kind of corporation na ang executive pastor lang naman ang mag-a-administer ng mga properties and manage for on behalf of the members of the religious sect, Mr. Chair. That's addressed to the SEC. SEC, you may reply. Good afternoon, Mr. Chair. To address the question of Honorable Nograles, when an entity incorporates in the SEC as a corporation sole, in the articles of incorporation, they will already specify who is the executive pastor or the elder or the rabbi or the chief of that corporation sole. That's Mr. Chair, with regard to appointing of an administrator, should the executive pastor be incapacitated, what is the process for, Mr. Chair? Per our record, with regard to KOGC, on December 16, 2022... Sorry, Mr. Chair, I'm just asking for a general process, with relation to the KOGC, Mr. Chair. A letter of appointment will be issued by the current executive pastor to his successor. Thank you, Mr. Chair. Just to remind, since we're talking about the laws and the corporation code, given the gravity of what is happening with the media and everything, with regard to section 111 also of the revised corporation code, para lang umiwas po sa mga violations, Mr. Chair, in any encumbrance, selling, disposal of property by an administrator, executive pastor, kailangan po rin po ng court approval dito with regard to that. And I'm just more appealing na sana sumunod po ang KOJC, ang Swarasug, or especially KOJC, sa mga ganitong aspeto so that we won't be looking into further violations. And should there be any change, again, with the consent also of Congress. Yun lang po, Mr. Chair, just to raise it as a way of reminding lang po the corporations on their procedural aspects para wala na pong, iwas na po sa mga violations na pwedeng mangyari po, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much, Honorable Migs Nograles. SEC, please take note of the statement of the Honorable Migs Nograles. Thank you. So, any other member that would like to speak for or against this measure? You have now the Honorable Gutierrez. Yes, Mr. Chair, sorry, before we proceed po, no, just a few questions. Like I mentioned, we had some material questions that were left unanswered in the previous deliberations, and we'd like to take a crack at the theory of the good attorney Topacio that they might be able to answer po, no. So with the indulgence of this committee, may I proceed with my interpellation of the executive pastor? Yes. Mr. Chair, may I request that perhaps, is the attorney Ambrosio capable of translating for Pastor Acobo? Yes? Okay, Mr. Chair. So that to keep it within KOJC, you know, while we no doubt appreciate the interpretation skills of the good attorney Tolentino, but we would like to have a separate phone, no, para we're not confused where KOJC ends and where SMNI begins. So, Mr. Chair, may I ask the good Pastor Acobo, through the good attorney Ambrosio,
in your GIS papers, may we begin? How long have you been with the KOJC? Your Honor, nagsugod ko sa pakikuban ko, Pastor, since 1985. Your Honor, nagsimula po ako since 1985. Ipagsama kay Pastor since 1985. Mr. Chair, I noticed the good pastor does not need a translator to understand my question. But, makasabot ko, okay. Okay, Your Honor, you understand. You cannot express ang akong gustong isulti. You would prefer not to express in another language or you are unable of expressing in another language? Mas prefer ko nga musulti o Bisaya, Your Honor. He prefers to answer in Cebuano. It is a preference. Okay. Thank you, Mr. Chair. Just for the record. So, Mr. Chair, I'd like to ask the good pastor. No? So, since 1985, but his appointment as executive pastor was on what date specifically? Nagsugod ang ako ang pagkahimong executive pastor, Your Honor. At pong time na gipil apanan ako ang mga papers para sa Securities Exchange and Commission. Nagsimula akong maging executive pastor nung pinirmahan ko yung mga papers for the Securities and Exchange Commission. That was December 19, 2022. Oh my God! Nakakatawa, guys. Hindi pa alam ni Marlon Acubo kung kailan siya pumirma nung mga papers, kailan siya naging executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Ganito ang nangyayari kapag tayo ay nagsisinungaling lagi, no? Nabubudol tayo, tsaka hindi natin alam kung anong sasabihin. Guys, naawa ako na natatawa. Kasi itong si Acubo, kasama ko dati po eh. You know, we know each other very well. Tapos ganyan ang ginawa sa kanya ni Kibuloy para lang si Kibuloy patuloy na makapagtago, no? Makatago sa kung saan siya gustong magtago. So pagpatuloy natin ng siguro mga 2 minutes. Tapos papakita ko yung interview ni Kibuloy. Tingnan natin kung sino dito talaga sa kanila ang executive pastor. My God. Sige, patuloy natin you guys. O pagkasunod na tuig, January 4, 2023, giaprobahan sa SEC ang pagkahimo na kong executive pastor. It started in December 19, 2022 and on January 4, 2023, it was approved by SEC. Your Honor, may I make a clarification? So, what Pastor Marlon is pertaining to is the amended articles of incorporation since corporation souls are not required to submit general information sheets. Okay, so we're now referring to the KOJC, Mr. Yes. Chair. But for the appointment, because, by the way, thank you, Pastor, for attending today, no? We would have hoped that you were with us from the start. But we were under the impression, I believe it was one of the representatives of the SMNI, that Pastor Acubo took over in 2021. How can we... 2022, yeah. Over. So the mentioned appointment papers by Attorney Tolentino was based on what? May we ask Mr. Chair, the representative of SMNI? Your statement, well, his statement was 2021. If I'm not mistaken, of course. Yeah. I have with me, Mr. Chair, the certificate of appointment of Brother Marlon B. Acubo, signed by Pastor Apollo C. Kibuloy, dated December 19 of 2022. Mr. Chair, may we ask the consec? Yes. Correctly. The previous hearings, it was alleged that it was sometime in 2021. May we check with the records of the, may we ask the committee to provide for the records of with the appointment papers? But probably after na lang po, no? Because there seems to be a, this was very distinct to me. I think, Mr. Chair, I have to clarify. I was talking about SMNI, the participation of
Pastor Apollo Kibuloy with respect to Suarasug Media Corporation. Because Pastor Apollo Kibuloy was still a stockholder since in 2019, but in 2020 he is not anymore. In 2020 he's still a stockholder of Suarasug Media Corporation. In 2021 he's also a stockholder of Suarasug Media Corporation, but in 2022 he already donated his share to Jesus Christ Workers Members Cooperative, Mr. Chair. Mr. Chair, sorry, just that's to clarify. Why, Mr. Chair, I submitted our position paper today, Mr. Chair, to give emphasis to our stand, Mr. Chair. Mr. Chair, we would have appreciated siguro po yung position paper weeks or days ago so that we can properly understand. The position paper submitted today and the hearing today, of course, we cannot consider whatever the contents are, but rest assured that we will be studying that after today po. No? So, Mr. Chair, to clarify lang po, no? So according to Executive Pastor, the appointment in GIS papers for KOJC 2022 po, the appointment letter, can we have a reading again of the appointment, Mr. Chair? Okay, Mr. Chair. The certificate of appointment of the Executive Pastor of the Kingdom of Jesus Christ, dated December 19, 2022, at KJC Compound, Field Japan, Friendship Highway, Sasa, Davao City, signed by Pastor Apollo C. Kibuloy to Brother Marlon B. Jacobo, Mr. Chair. Jacobo. For KOJC? Yes, Mr. Chair. So we have to clear with our records, for what stood out distinctly was the representation by representatives of FSM and I that there was a transfer in 2021. Because I remember this particular, Mr. Chair, because we were discussing in GIS. Because the GIS, Mr. Chair, refers to the Suarasug Media Corporation, not to the Kingdom of Jesus Christ. Yes, Mr. Chair. So yun po, kasi what's particular to me, Mr. Chair, okay, first and foremost, we'd like to reiterate that the existence of KJC as sole, a corporation sole, is still under question as per the interpellation of the Honorable Nograles, as affirmed by the SEC that there were questions as to the two-thirds voting. So we still have yet to receive a report from the SEC on that matter. But that's just to put it on record, po, no, that on question pa. But assuming that we will now proceed with the rules, supposedly, na ito ay corporation sole, Mr. Chair, our question with SMNI is that for September 2020, yun po yung submission ng GIS, and then April 2021, yung GIS, nandun pa rin po si Pastor Kibuloy. And it was both a stockholder and beneficial owner. I would assume that the So guys, siguro yan si Jacobo, no? Kinikilabutan yan habang tinatawag na executive pastor. Kasi guys, walang ibang executive pastor doon sa Kingdom of Jesus Christ, si Kibuloy lang. Walang pwedeng pumalit kay Kibuloy kasi appointed yan eh. Oh, ano daw yan, pinahiran daw siya ng langis. Yung angel daw bumaba, galing sa langit, nung nag-worship daw sila doon sa Tamayong. Bumaba daw, dalawang angel, tapos nilagyan siya ng ano, ng langis. Tapos pinaliguan siya ng langis, tapos yung buong ano daw, buong simbahan, buong congregation ay bumango daw at bumaba daw yung ulap. Kasi doon po sa Tamayong, may mga fog. Kasi ang lamig ba naman sa Tamayong pagka ano, sa gabi tsaka sa umaga, malamig, kaya natural lang yung mga fog. Ay, ano daw yun? Presence daw yun ng angel. Tapos papalitan ni Jacobo. Oh my gosh. Natatawa ako, guys. Natatawa ako. Ito, pakita ko sa inyo itong ano, itong kay Kibuloy naman na ano, na interview. Pasensya siya na, guys. Nakakatawa. I can't control myself. Naawa ako sa kanila, naawa ako kay Marlon Jacobo, at the same time natatawa ako. Ay, Diyos ko. So ito, guys, pakita ko sa inyo itong interview nitong avid na ano, na vlogger for Kibuloy at kay Duterte, ha? Ay, Diyos ko. So, ito. Tingnan natin. Pasensya na, guys. Tatawa talaga ako. Mga kalukuhan nila.
Si Risa Hontiveros nandiyan. Sino na, Pastor? Si yung kaibigan natin. Gusto ko imbitahan ko siya dito eh. May pag-uusapan kaming magandang batas. Yan. Na dapat kung may asawa ka, huwag ka na magpunta sa iba. Patay, pasabog. Pasabog ni Pastor. Wala yung ano yun. Wala nakatago. Kita yung mga ginagawa kita. Oo, kita mo lahat ang ginagawa. Evangelism department. Yung kung paano ginagawa yung evangelism plans sa buong sanlibutan. Palagi ang meeting, parang cabinet meeting araw-araw. Kasi buong sanlibutan yan eh. Ito pinaplano lahat. Tulad ngayon sa buong sanlibutan, yung sa Western nations tulad ng US, Canada, basta doon banda sa Northwest, Asia, Middle East, South America, Australia, and New Zealand, and then Philippines. Yung 7 million na yun, nakatutok lahat dito. So, lahat ng reports pumapasok na dyan. Ito naman yung accounting. Yung finance department. Yung lahat ng mga finances na pumapasok sa kingdom, dito pinaprocess. This is a very sensitive area. At saka, pili lang ang makapasok dito, yung mga authorized lang. Kasi sinag-uusapan dito, puro ganon. Ito lahat. Kung ano dapat na gawin ngayon, anong ginagawa ngayon. So, what are you talking about, guys? Sir, in regards po sa... Si Ate Helen kanila, go. Yung parking. And then yung traffic to po. Sa in and out ng mga vehicles from north to south. So, meron po tayong mga provided po ng mga tinatawag po natin rubber cone sa main highway para at least po isang lane lang po yung dadaanan natin, pipila lang po tayo, papasok din sa loob. Then, exit po isa lang? Isa lang po, para hindi na tayo naka-obstruction dito sa mga highway. Pastor, sa liwasan yan. Dito yan, dito. Dito. Nakala ko yung ano. Yung opening. Opening. Kasi maraming sasakyan yan eh. So kailangan mausay yung traffic. Akala ko namin, Pastor, Malacanang na. Systematic sila kasi dito. Ito yung BOA meeting namin dito, Board of Administrators meeting. So iba't-ibang department ang pinag-uusapan, magre-report. Detailed na report yan, ha? Detailed before talaga yan. From finances, from the works, from the planning, to the execution, and then the result. Anong resulta? So, dito niyang pinag-uusapan lahat. So, we had sometimes heated discussions, but we do not fight. Hinahanap lang kung anong talagang dapat na best solution. Solution. Kung makita yon, magkasundo na lahat, then implement. And then, ilagay sa aming mga batas, no, yung laws ng kingdom. So, dito ginagawa lahat. Pwede po kayo dito mag-debate. Pwede dito. Ito po ba, Pastor, dito yung upuan ninyo at saka nirisa? Oo, yan. Ito mga executive namin nandito. Maraming executive secretary. May ano yan, no? Gabel. So, ayun. Formal lang meeting. Pag-open, formal meeting. Parang Robert Rules of Order. Kasi dinodocument lahat yun eh. Then pinapasa sa set. O ganun ka-organize yung ano namin dito. Mr. Chair. May nakita po akong stage. Si Risa Hontiveros nandiyan. Sino, Pastor? Si yung kaibigan natin. Gusto ko imbitahan ko siya dito eh. At ano kung pupunta? May pag-uusapan kaming magandang batas. Yan. Na dapat kung may asawa ka, huwag ka na magpunta sa iba. Patay, pasabog. Pasabog ni Pastor. May hugo. May pasabog si Pastor. 101
documented workers. Lahat dyan. Oo, yung na-release, tingnan mo. Ayun lahat. Yung umayaw na sa ministry, yung lumabas na. Ay, ito yung naka-document lahat yan. Very organized. Ah, dito. Lahat na. Active ka. Ayan, A, B, C, D, E. Sa Kingdom members na ito. KOG members. Talagang ano? Active yan. Si Abi, active. Abi. Abi, Abi, Abi. Hindi, Abi. Yung may mga kaso. Yan dito. Dito yung may mga kaso. Hindi yung may kaso at saka walang kaso. Yung dokumento talaga. Pagka umarap ka sa committee, maganda yung record mo. Naka-record. Pag negative naman, naka-record din. Yan. Dala namin yung dokumento. Dala siguro nila. Ganun-ganun lang, no? Yan. Daming Abi. Oo. Oh, di ba? Napaka ano, kumbaga sa Bisaya, hanay. Ano, napaka-organized. Yan, tama ba? Hmm, ganyan. Hindi magulo dito sa kingdom ni Pastor, ha? So guys, ang itong video na to, pinapakita nila ang opisina dyan sa JMC at sa kanilang production. So ito yung binibida ngayon ni Nicky Buloy. Pero hanggang dyan muna ang ating ipapakita kasi meron akong ipakitang mas importante. Asa na ba yung mas importante? Ito. Ito yung sinabi ni Kibuloy na hambugero. Sandali ha, i-ano ko muna ito. I-stop sharing tapos i-share ko ulit para marinig natin itong boses. Ay, ano ba yan? Magpili ka ng lugar, magdebate tayo. Umalis ka dyan sa court mo. Kung ayaw mo yung kondisyon ko, umalis ka dyan. Magpili ka ng lugar, magdebate tayo. Inahabol yan sa Senator Reza. Tapos i-televise natin. Live. Live natin. Kahit magpili ka pa. Kahit saan. Anytime, anywhere. Didibatihin kita anumang topic ang gusto mo. Any topic. Adultery, okay na rin. Sobrang simpleng pitik yun. Ito po, para makita nyo lang live. Ito po yung building. Maganda rin ito paggabi. Kasi dito kami. Ayan, ito yung school. Pag nakita nyo yung school. Okay, pakinggan nyo. Ito, yung kulay blue na yan, nakikita nyo. Ha? Diyan po kami nag-SMNI. Nakikita nyo, ito yung building. Yung kulay blue doon. Guys, ganyan ka hambugero itong narcissist na ito, no? Kita natin ang pagkahambugero niya. Grabe, sagad sa buto. Pero saan ba tayo disappointed, guys? Saan tayo disappointed? Ako dito, ako masyadong disappointed, guys, oh. Dito, sandali ha. Kasi ang laki ng ano ko dito, ng tingin ko dito noon eh. Nagtatanggol ko to. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapailan ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan,
ay kabilang din dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Shukran. Bow. Bakit hindi ni Sarah sinabing bow? Para nga siyang nagtutula, no? Grabe si Sarah, babae pa naman. At alam niya mismo kung anong nangyayari dyan sa pastoral department. Pero tingnan niyo, maka-cover kay Tibuloy. Wagas. Grabe, disappointed ako masyado. Akala ko yung tatay lang niya ang corrupt. Pati pala itong si Sarah, corrupt din. Imagine pagtanggol mo yung kriminal. Alam naman niya mismo kung anong pinagagawa niya ni Tibuloy. Kasi nung araw si Sarah mismo nagpo-post yan eh sa social media. Sinasabi niya, lalong-lalo na pagka nung time na pina-stop ni Tibuloy yung Lindon. Nag-post ba naman si Sarah noon na parang hindi daw taga Davao si Tibuloy kasi pagka hindi daw sila pumasok doon sa kingdom, yung kung saan sila, ibig sabihin yung Davao ay ma-cover ng tawag nito ng tubig o kaya yung mga building ay ma-collapse lahat. Eh narinig ni Sarah yun, nag-post si Sarah. Pero ngayon, kampi na kampi siya doon kay Tibuloy na ngayon. I don't know what happened. No, grabe talaga. Grabe talaga pagdating sa pansarili, no? Pansariling kapakanan nila. They will do everything. Oh, syempre, yung tatay niya na, ang administrator ng kingdom, susuportahan talaga niya. It's just so sad. Kasi hindi naman ganyan dapat, di ba? Kapag tayo ay inihalal ng mga tao, ang ating puso dapat for justice and not for our kumpanyero at kumpanyera, not for our friends. No, di ba dapat ganun? Pero bakit ganito ang mga galaw nila? Nakakasuka ang mga style nila. Grabe. So, ito pa, isa pa itong si Bato. Itong si Bato, Bato talaga ang puso pagdating sa mga mahihirap, sa mga ordinary people. Grabe. Ito, paano ko sa inyo, guys. Sandali lang, sir. Tulong po. Again. Para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Tibuloy. Maraming salamat! Di lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Tibuloy. Maraming salamat! Di lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo! Oh, tingnan nyo guys. My God, yung pagkakaibigan nila, talagang isacrifice nila yung justice for so many Filipinos, for millions of Filipinos. Para lang sa isang kaibigan na kriminal.
Ganyan ang kanilang credibility, ganyan ang kanilang pagtayo sa justice natin, sa katotohanan. Iba ang version nila sa katotohanan. Kasi ang version nila sa katotohanan ay pagtakpan ang kriminal. Hindi yung pag-investigate kung ano talaga ang nangyayari. E dapat sana ganun tayo, di ba? We have to investigate what really happens. Instead of, you know, make an assumption na yung ano, yung kaibigan mo, regardless, ginawa niya o hindi, puproteksyonan mo because of your friendship. Tama ba yan? Grabe itong si Bato. Grabe, nakakasuka. Pero ito guys, meron akong ipakita sa inyong ano ha, itong picture dito ni tingnan nyo kung sino ang nandito. 90s pa to guys, itong picture na to. Tingnan nyo si ano, si Bongo. Parang chamuhoy. Nasa likod-likod lang. Kaya ang laki talaga ng utang nila na loob kay ano, kay Kibuloy. Grabe. It's very disappointing, no? Ganyan ang kanilang loyalty. Loyalty sa kaibigan. Hindi sa batas. Oh. Samantalang sila ay hinalal ng mga tao for justice. Pero iba yung kanilang ano, iba ang kanilang interpretation of justice eh. You know, what can we do? Pero ito pang isa na I was really disappointed, no? Ito, share ko pa ito sa inyo. Pagdesisyonan ni Senate President Mick Zubiri na bigyan ng isa pang pagkakataon si Pastor Apollo Kibuloy para iwasan ng isang arrest order galing po sa Senado. Sa panayam sa media, sinabi ni Zubiri na kailangan maglabas muna ang committee ni Senator Risa Ontiveros ng tinatawag na show cause order laban kay Kibuloy. Kung hindi pa rin ito pansinin ng pastor, doon na maaaring maglabas ng arrest warrant kay Kibuloy ayon po kay Zubiri. Ano po ang show cause order? Ito po ay isang kautusan na karaniwang nanggagaling sa mga korte na nag-uuto sa isang panig na magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat patawan ng parusa. Pero kung titignan niyo po ang rules and procedures ng Senado sa pagsasagawa ng increase in aid of legislation, wala pong binabanggit na anumang show cause order requirements bago mag-cite in contempt at maglabas ng isang arrest order. Sa Section 18 ng Senate Rules, ito po yung bahagi tungkol sa contempt. Simple lamang po ang patakaran pagdating sa pag-aresto. Pag sinuway ang isang lehitimong kautusan galing sa Senado or Senate Committee, maring maglabas ng arrest order ang committee chairman basta't may pagsang-ayon ng isa pa pong miyembro ng komite. Pwede lamang itong pataubin ng majority vote ng mga miyembro ng komite sa loob po ng 7 araw. Sa kaso ni Kibuloy, hindi naabot ang majority na 8 votes na kailangan para patuubin ang contempt charge. At ang 7-day deadline ay nagtapos na po kanina. Sa Section 18 din, ang ma-cite o ang na-cite for contempt ay maaaring ipa-aresto ng Senado sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms. Maaari siyang ikulong sa kung saan mang iturong kulungan ng Senado hanggang sumunod siya sa kautusan. Sa Section 19 naman, kinikilala ng Senado ang right against self-incrimination o yung karapatan ng isang testigo na hindi magsalita laban sa kanyang sarili. Pero hindi kailanman pwedeng gamitin itong dahilan para hindi magpakita sa Senado. Case-to-case basis or question-to-question basis, ika nga. Isa pa po, sa Section 10 ng Senate Rules, nakasaad din na hindi kailangang maging kasing higpit ng mga patakaran sa korte ang patakaran sa mga Senate hearings, lalo na po sa rules of evidence. Kaya sa huli, mukhang nagluwag ang Senado para lamang iwasan ang komprotasyon kay Kibuloy na ilang beses na rin ginigiit na hindi siya dadalo sa isang imbisigasyon na minaneobra lamang daw ng CIA, ng FBI at ng US State Department para raw siya ay ipapatay. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga
So guys, I don't know if you smell fish, no? Smell fishy for me, guys. Itong ginawa ni ano ni Subiri na mag-issue ng ano ng showcase order. Bakit ilang beses nang inimbitahan si Kibuloy na umaten? Kasalanan ba ni Senator Risa kung bakit hindi dumating doon si Kibuloy? Bakit? Why is it we have to sacrifice the policy of the Senate just to cater Kibuloy? Bakit? Hindi ko talaga mag-gets yan. No, tingnan niyo, itong si Subiri, nakaka-bad trip din. Nakaka-bad trip sobra. Oh, pero nag-count na naman yung 48 hours. 48 hours ang binigay kay Kibuloy. As of today po, meron po tayong natanggap na message, no? Tingnan ko dito, na si Kibuloy daw ay yung ano niya, yung tawag nito, tingnan ko yung message, ha? As the council on record, tatakbo na yung 48 hours daw ni Kibuloy. We are deliberating still. No, but definitely we will comply with a show cause order. So, iku-comply daw sa kampo ni Kibuloy itong ano, show cause order. At ano ba ang susunod na mangyayari nito kung iku-comply ito ni Kibuloy? But my ano ha, yung aking crystal ball na nakikita ko dito sa aking harapan, dito oh, ang crystal ball. Hindi yan si Kibuloy magpapakita sa Senate. It's more likely na magiging online yan. No? At yung mga ano niya, yung mga abogado niya ang sasagot sa mga tanong. Ganyan kaano yan si Kibuloy, kawalang bayag. Kasi pagka tinanong yan, mali-mali naman sasabihin niya. Kasi puro kasinungalingan eh. How can you back up your lie? You know, and make everybody believe. Kasi yung lies ni Kibuloy, effective naman pagdating sa kanyang mga workers, no, na masyado nang na-brainwash. Kasi yung brainwashing na ginagawa ni Kibuloy, by dosage eh. O, unti-unti lang yung nilalagay. Kung sa doktor pa, tamang timpla lang ng medicine by the day ang nilalagay ni Kibuloy. Imagine mo naman, ilang taon na ganun ang ginagawa ni Kibuloy. You know, one dose at a time and then you stay there for 30 years. Eh wala ka na talagang ibang alam, kundi yung mga salita ni Kibuloy, gospel na talaga yan. Kahit pa sabihin ni Kibuloy, magpakamatay tayong lahat, uminom tayo ng ano ng Kool-Aid, kasi pupunta tayo sa langit, mayroon na tayong arka, gagawin nila yan. Kasi si Kibuloy ang magsabi, ganyan sila guys doon. Kaya si Kibuloy, ayaw niyang sumagot sa mga tanong sa court or sa Senate or sa Congress kasi makikita talaga ang kasinungalingan niya. Walang backbone yung ano mga sinasabi niya. Lalo na pagka ano, i-cross-examine mo yan. Itanong mo, ibalik mo yung ano, yung sagot niya, itanong mo uli ng ibang form. Mabubuking talaga yan. Kasi walang ano eh, walang katotohanan. How can you protect your lives forever? You cannot. It's impossible. It's so impossible. So ganyan ang ano, ganyan ang sitwasyon ngayon, guys. So ngayon, aabangan natin kung ano na ang nangyayari. So ano na dyan sa Pilipinas, no? 6 o'clock ng 14, March 14, kasi dito 13 pa eh. No? So magbasa muna tayo ng ilang comments. Malapit na tayong mag 1 hour. So dito tayo, Muhammad Iqbal, hindi maitago ni Subiri. Panig siya kay Pacquiao. Marami kayo kailangan tanggalin sa Senado na darating na election. Panig talaga yan si Subiri kasi matagal na yan pumupunta doon sa ano eh, sa compound eh. Nandoon pa ako eh, nung time na yon. Oh, matagal na yan nagpupunta si, ano pa yan si Subiri, tumakbo yan ng congressman noon from Bukidnon. Lagi yung pumupunta sa compound ni Kibuloy. Andun pa ako noon. Okay, ME, wala talagang kwenta yung si Subiri, halatang pinapanigan niya. Yan kasama si Ruben. Oh, isa pa rin to si Ruben. Imagine, puro kaibigan. Yung kanilang loyalty sa kaibigan talaga. Wala sa batas. Wala sa justice. Oh, ganyan ang ating mga leaders, guys.
hindi pa tayo matututo nito, guys. Pumili naman tayo ng medyo maayos. Kahit ordinary people, basta may puso, may malasakit sa mga tao, may hinahangad na hustisya, bigyan naman natin sila ng pagkakataon. Tanggalin natin itong mga halimaw na andyan sa ano, sa Senado. Lagay natin dyan si ano, si Engineer Toto Causing. Meron pa sigurong ano, magandang improvement na mangyayari dyan. No? Yung mga simple lang na siguro na ano, na tao, huwag na itong mga sikat na wala namang laman ang utak. Walang malasakit sa mga tao. Imagine, pagtakpan mo pa yung criminal, it's because it's your friend. How is that? Anong klaseng logic yan? Oh, anong klaseng logic? When it comes to justice, kahit pa pamilya mo, kahit pa kapatid mo o sino man yan, you have to favor the justice because it seems like you marry the justice. Hindi yung loyalty mo sa isang tao o pamilya-pamilya, kaibigan. Ano ba yan? Huwag ka na lang mag-public servant. Mag-friend servant ka na lang. Kaibigan servant. Kaya family servant. Ganun na lang. Huwag ka nang tumakbong public servant kung hindi mo rin lang maipagtanggol ang public, ang kapakanan ng public, ng pangkalahatan. That's what it meant. Oh, tingnan mo itong mga ano, mga senator natin, mga leaders natin diyan. Nakakasuka, guys. Sana naman meron pa tayong ilang buwan ba na mag-form ng mga bagong leaders na sisilang from different blood, from ordinary people na alam kung ano yung dinadanas natin. You know? Yung pang-araw-araw natin na buhay, naintindihan kasi nilalakaran din nila. Itong mga elites, ilagay nyo dyan, tingnan nyo, inaapak-apakan lang tayo. Wala tayong kwenta, buhay natin, walang kwenta, sila lang ang may karapatang mamuhay ng maayos. Kasi kontrolado nila lahat. Hayaan ba natin na ganun, guys? You know, 80% of the Filipinos are ordinary people, no? Maswerte dyan sa Pilipinas kung may 20% na elite. Mostly sa atin, ordinary people, mga masa. Mga masa, gamitin naman natin maayos itong ating freedom of choice. Ano ba naman yan? Pumili naman tayo ng maayos para wag nang lumaganap ang ganitong criminality sa ating bansa. Wag nang magmayagpag. Tingnan nyo ito, si Kibuloy, na yung magpag ng ganito, it's because Duterte is protecting him for so many law, for so many years. No? Kahit ilang beses na itong kinasuhan dyan sa Davao, nilalakad lang ni Duterte, quits. Quits ang kaso. Kasi andyan si Duterte. Sa tingin nyo ba, guys, kung si Duterte ngayon ang nasa administration, maimbestigahan yan si Kibuloy? There's no freaking way. Negative. Sa tingin nyo, kung si Sara ang andyan, ang presidente, baliktad natin, at si BBM ang naging vice, sa tingin nyo, maimbestigahan si Kibuloy ng ganito? No way. There's no way na mangyayari ito. Tingnan nyo. But God really works in mysterious ways. No? Nakaplano na ito lahat. God planned all these things to happen. Para ma-reveal talaga itong mga leaders na ito, ma-reveal din ang kabuangan nitong Kibuloy na to. At saka itong mga sumusuporta sa kanya, ma-reveal. Para, kasi ang laki ng tingin natin eh, even myself, no, I admit naman, no, maka-Duterte ako. Kasi taga-Davao ako eh. Oh, doon ako lumaki sa Davao. Si Duterte yung ano, isa sa tumulong sa pamilya ko nung tatay ko ay namatay. I was only 7 years old at that time. No? Mayor pa si ano, vice mayor pa pala si Duterte noon. O si Duterte yung pumunta sa bahay namin para magbigay ng tulong. O kaya maka-Duterte ako. No? Pero I'm very disgusting sa ganitong pangyayari. No? Siguro kung hindi ko rin alam, if I was naive, no? If I am naive as I was then, siguro ganun pa rin ako. Kahit itong mga ginagawa nila, bulag bingi ako.
Kasi yung loyalty ko, taga Davao eh. O yung hari ng, yung mga hari sa Davao, doon ang loyalty ko. Kasi yun ang tinuturo sa amin. O. But then when you are more aware with your surroundings at magkaroon tayo ng malasakit at titignan natin kung saan talaga ang tama for everyone, dapat ba tayo kumanig? No? Kaya ngayon guys, wala na tayong ibutong Duterte. Mula ngayon, mula next election, kahit sino pa yan sila. Yung political dynasty dyan sa Pilipinas, basagin na natin guys, magkaloon naman tayo ng lesson. Let's learn the lesson together. Let's create change. You know, if we don't create change, nothing will happen. And change start from us, you guys. So sana, siguro yan ang ating ano, gawin nating tawag nito, yung kataga. Let's make change para sa bansa natin. Palitan natin yung mga politikong mga pulpul. Ilagay natin dyan ang mga simpleng politiko na may puso sa mga tao. At may utak. Alam kung ano ang batas. No? Yun ang ano natin guys. I-prioritize natin. After all these things, marireveal naman talaga kung sino yung mapagkatiwalaan pa, no? At sino yung hindi. Sana wag natin kalimutan. I-list natin yan. Isulat natin yan para pagdating sa eleksyon, huwag na natin silang bigyan ng another chance pa na para tayo ay, tawag nito si kung sa ano pa, sa term pa ni Kibuloy, lubuton daw, sa natawag na sa Tagalog yan, yung term ni Kibuloy. Ay, Diyos ko. Kaya mag-ano tayo, let's learn the lesson from this situation, guys. You know, we have so many lessons to be picked up here. Alright, let's basa-basa. Meron pa tayong ilang minutes. Good vibe. Nakakatakot pala kalaban yan si Kibuloy. Dami kapit sa politika. Hawak niya justice, pero may Diyos, tayo yun ang totoong justice. Tama, good vibes. Kaya siya umabot sa ganito. 74 years old na. Wala pa siyang isang kasong hinarap. Ever. Kasi yung mga kaso doon sa Pilipinas, I mean doon sa, ano, sa Davao, sa piskal pa lang, wala na. Hindi yan makakarating sa korte. Kasi sa piskal pa lang, quits na. Kasi bayad dito, bayad doon. Tapos pag hindi talaga kayang bayaran, ayan, sa Duterte ang kumikilos. Kaya nakakatakot talaga. Kaya walang tumatayo, walang kumakalaban. Kaya feeling niya, nakontrolado niya ang lahat ng tao at ang lahat ng bagay. Kaya nakita naman natin guys kung paano siya umasta. Wala siyang respeto sa anumang batas, sa ang bansa. Wala siyang respeto. Wala siyang respeto sa tao. Imagine kahit mga workers niya. Oh, si Marlon Acubo lang, oh, in 1985 pa, kasama na ni Kibuloy yan. Pero anong ginawa? Pinahamak doon sa ano, sa kongreso. Ginawa siyang katatawanan. Oh, yan si Kibuloy. Parang naglalaro lang yan ng ano eh. Parang naglalaro ng chess ba? Ginagawa niyang mga pond, yung mga pans, yung mga ano niya, mga workers niya. Kasi meron silang tawag dito yung loyalty ba? Yung blind loyalty at blind obedience at yung faith nila kay Kibuloy. Napaka-taas ang tingin. Guilty naman ako niya noon kasi ganyan naman talaga ang tawag nito, ang kultura diyan sa kingdom. Kaya kapag meron kang kunting doubt diyan, hindi ka tatagal kasi ipapanish ka talaga. Buti pa umalis ka na lang, lumayas ka na lang. O kaya bitayin kang patiwarek. Ganyan diyan sa loob ni Kibuloy. Oh my goodness. Normando Reyes, go for Tutok Kausing and the Bunyog party list. Yes, susuportahan natin yan guys. I don't know who's going to join, no, sa party list nila ng Bunyog party list. I don't know. But I truly believe, no, itong si Toto Kausing tsaka si Attorney Tumuturgo, may mga puso sila eh. Oh, sana meron pang sumama sa kanila ng mga attorneys, mga ordinary people. Na may malasakit. Yun lang ang kailangan natin. Palitan natin itong mga pulpul dyan sa Senado. Nakakasawa na.
Oh my goodness. Felix Ariha. Good morning po, Miss Arlene. God bless po. Watching from Ulilan. Salamat, Felix. Good morning din po sa... Okay. Guys, sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, no, please subscribe para updated po tayo. At salamat sa mga support ninyo. Emmy Flores, wala siyang respeto. Okay. Dan, ang dami ni manyak na nabayarang vlogger. Oo, marami sila guys. Marami sila nung nag-meeting sila. Marami sila. May mga pictures ako dito sa mga vloggers na meeting ni ano ni Kibuloy. Kasi wala na nga silang social media, di ba? Wala na rin silang SMNI. Kaya itong mga vloggers, pinapakain nila to ng masarap. Ganyan naman ang ano ang accommodation diyan kay Kibuloy. You know, kapag kayo ay bumisita diyan kay Kibuloy at pabor kayo sa kanya, grabe ang accommodation ninyo. Special talaga. No. Pero front lang yan, guys. Ang totoong buhay niyan is opposite. Yung mga workers, nakita niyo yung mga workers doon, ang ganda-ganda ng mga damit, no, nakatayong ganan. Pero ang totoong buhay niyan, guys, makita niyo yung tinitirhan nila. Parang, ano, tirahan ng mga daga. Yung iba, nasa ilalim ng, ano, ng Bible School ng JMC, yung tawag nito, yung basement ba, na ang dilim. Tapos, ang baho-baho pa. Kasi, yung basement nila, hindi katulad sa basement dito sa Amerika na may pintuan, may, tawag nito, may windows. Doon, sa basement nila, wala, sarado. Lahat. O kaya, ang amoy, grabe. Yan ang quarters ng mga workers. Tsaka sa pagkain ng mga workers, naglilinya kami guys. Para kaming mga sundalo ba o kaya mga preso. Parang nasa munting lupa. Ganun ang style namin. Nagbagting na, magkiling-kiling na yung ano, yung nagkakusina, linya na kami niyan. Tapos kung ano lang yung ibibigay sa amin na rasyon, yun lang ang kakainin namin. Pero itong mga ano, mga bumibisita diyan kay Kibuloy na hindi member, hindi affiliated sa kingdom, bongga ang accommodation nila. Ang sasarap ng pagkain nila, five-star accommodation nila. Ganyan ang Israel para, ang importante kasi kay Kibuloy, yung first impression. Yung impression mo that he is somebody else when he is not. Ganyan ang ano niya, ang goal, ang motivation. Na ipoproject niya, puro positive yan. But in reality, kabaliktara naman ang buhay ng mga workers. Sana, tinignan nila yung buhay ng mga workers, yung mga vloggers. Bakit hindi sila pumunta doon sa basement ng JMC? At makita nila yung quarters ng mga workers, kung gaano kabaho. Baka pag alis nila doon, na ano na sila, tawag nito na kuya pa na. grabe, ganyan sila ka-plastic yan si Kibuloy, my goodness. Narcissist talaga. Alright, Arlene Assis, hello, finally nakapanood ng live mo, Arlene, watching from Canada. Thank you, Arlene, for joining. Imong Sanchez, parehong manyakol kasi si Pacquiao at Duterte. Pareho talaga sila. Pero ito ha, ang pagkakaiba nila, pareho sila na pagdating sa mga babae, kasi aminado naman si Duterte niyan eh, no? Hindi niya tinatago yan. Kahit noon, nung sinasama kami, yung aking ex-husband, pag pumupunta kami dyan sa Pilipinas, sinasama nila yun, mag-shooting, meron shooting range dyan sa ano, sa Maa. No? May iba-iba yung ano yung girlfriend ni Digong na pinapakilala. Iba-iba yun. Aminado naman siya doon. Pero ito yung pagkakaiba nila. Si Digong, hindi yan gumagamit ng minor. Pero itong si Kibuloy, the younger, the better. Kaya pedophilia siya. Yan ang pagkakaiba nila. Alright, Miguel Lazaro. Tama ka, Ma'am Arlene. Salamat. Q88, aloha, Ate Arlene. What a blessed day to wake up on my birthday. Still hopeful. Happy birthday sa'yo, Q88. Salamat for joining. Itong ating Q88, isa to sa mga pastoral ni Kibuloy na pinakaunang nakipaglaban dito sa US. Siya yung nag-open sa aking mga mata nung nakita ko siya sa local na news.
Kasi yung story nito, guys, sa susunod na natin pag-usapan. Pero ang daming stories to be told after all this, after matapos yung investigation, lalong-lalo na dito. Kapag ka nandito na si Kibuloy sa US at naharap na sa FBI, unti-unti nating i-reveal ang mga stories ng ating mga kasamahan, lalong-lalo na ang mga pastoras. Kung ano yung mga pinagdaanan talaga nila personally. Interviewin natin sila dito sa ating platform para marinig nyo from their mouth kung ano ang torture na pinagdaanan nila sa kamay ni Kibuloy. Kaya kailangan natin talaga, guys, na i-hold si Kibuloy na accountable. Kasi itong mga to, hanggang ngayon, guys, they're still suffering. No? May mga pastoral dito na hanggang ngayon hindi pa makatayo kasi yung mga likod nila may problema na. Sa bugbog ba naman na ginawa sa kanilang maliit na katawan, murang katawan. Hindi kaya talaga yung isang lifetime ni Kibuloy pambayad sa damage na ginawa niya sa mga tao, sa mga pastoral, sa mga kababaihan. Kaya salamat guys. Okay, ME, magandang ipinakita sa mga vloggers. Okay, nawala na. Kuwabis, principal, I know that, but still their color exude than principal. Still no to Bunyog. I rather vote for Dilima. Dilima is also, yeah, a good woman, you know. Alam niyo, naniwala talaga ako noon sa SMNI nung pinalabas nila na si Dilima ay si Senator Dilima ay involved ng drugs at saka yung may drug na tawag nito transaction nangyayari diyan sa Muntinlupa na si Senator Dilima daw yung queen sa drug lord niyan. Naku, paniwala ako noon. Kala ko talaga totoo. Kaya salamat tayo na yung SMNI natanggalan na ng franchise para hindi na sila makapaglaganap ng ganitong mga misinformation. Ang daming tao na paniwala nila. Kaya tuloy, nagbayad si Senator Dilima sa kulungan ng ilang taon because of these lies. Grabe, no? Grabe ang ano nila, ang pagsira nila sa mga tao. Okay, Ray Jan TV, sana maungkat yung dating kaso ni Pacquiao sa Glory Mountain na binasura ni Digong at ibinintang sa impay o matinding sa buhatan yun na itinanin yun ni Kims. Sana maungkat yun. Oo. May nag-message sa atin na isa sa family nung pinatay ni Kibuloy na dato doon. So sana maungkat yan. Okay, HDTTD, okay, pagsalamat kayo na nakalabas kayo sa kulto. Isang milagro baga ito sa buhay ninyo. At dahil hindi kayo nanahimik, marami ang nakakaalam ngayon dahil sa tapang ninyo. Yes, salamat talaga, you know, sa Panginoon kasi binigyan din kami ng courage ba na tumayo at mag-speak up. Kahit marami pa sa amin, no, hanggang ngayon ay natatakot pa rin, but at least marami na rin ang nabuksan yung isipan. Hindi man sila nagsasalita in public, pero wala na sila doon. Hindi na sila sumusuporta kay Kibuloy. And they are also fighting for justice with us. Kaya yes, it's a good thing. Imong Sanchez, dapat makulong na yan si Pacquiao dahil binababoy niya ang mga tao at batas. Dapat talagang makulong na yan. Dapat, kaya hindi talaga tayo hihinto, guys, na hindi makulong yan si Pacquiao. Good vibe. Ma'am, ano po ang books na binasa ni Kibuloy about hypnosis? Marami po siyang books na binabasa about dark psychology. Marami siyang mga books, no? If I only knew na ganito ang mangyayari, no? If I foreseen the future, nung nandoon ako, naglilinis ako dyan sa ano niya, sa kanyang tawag nito sa opisina niya na puno ng mga books. Pinukturan ko na yon. Kaso nung time na yun, wala pa tayong cellphone na high-tech eh. Yung cellphone natin doon para pang yung Nokia. Nakakaawa. So, siguro kung itong time na to ay nandoon ako, pinukturan ko na yung mga books ni Kibuloy. Bawal kaming magbasa noon eh, yung mga books niya. May mga books talaga siya na siya lang ang pwedeng humawak. Kahit hawak, bawal kami. Pero related yon sa mga dark psychology.
Kaya kung sino man sa inyo dito ang interested, no, to know what those books are, marami po dyan sa YouTube. Google nyo lang, Dark Psychology. Makikita nyo po ang method na ginagawa ni Kibuloy kung bakit siya very effective sa mga tao. Okay, salamat sa tanong. Good vibes. Okay, Benito Acuña, hindi ba aware si Inday Sara sa mga maling gawain ni Kibuloy? Ganun na lang kung ipagtanggol. Alam po ni Inday Sara yan. Alam na alam ni Inday Sara kasi ilang beses po na yung mga pastoral natin ay pumunta at humingi ng tulong kay Inday Sara at si Inday Sara ay tumulong. Pero ngayon, hindi natin alam bakit ganito ang nangyayari. No. Okay, ni Tabrikin, si Pacquiao ba pwede niyang gamitin ang members niya para gawing human shield pag aristuhin siya? Yes! Oo, kasi yung mga workers niya, ang gagawin nila lahat, they will offer their life for Kibuloy. Ganyan ang strength at power ng manipulation ni Kibuloy sa mga taong ito. Para silang ano kung sa ano pa extremist ba na Islam religion, no, para silang mga suicide bomber, mas matindi pa. They will offer their life for Kibuloy kasi yun ang ano ni Kibuloy, ang kinondisyon niya sa aming mga brain ever since, no. Kaya hindi ako magtataka kung ganyan ang mangyayari. Aguaves SMNI franchise revocation still need to be voted in plenary and at the Senate. If more senators is against the revocation, then SMNI might stay. Sana no, i-push natin itong mga senator natin na gumawa naman sila ng tama. Huwag naman puro mali na lang. Nakakasawa na. Guys, lumagpas na po tayo sa oras. 1 hour and 6 minutes na po tayo. Hindi ko na po mababasa ang ibang mga comments. Pero maraming salamat po for joining me, no, sa ating live ngayon. Wala po tayong plano na mag-live ngayon kasi meron po akong appointment at 6 o'clock. Pero nandito po tayo. It's because of the update. So salamat guys at sinamahan niyo po ako. At salamat again sa lahat ng mga suporta ninyo, no. Lakasan pa po natin ang sigaw. We need change, you know. Change must happen in the system sa Pilipinas para magkaroon tayo ng hustisya. Salamat guys, God bless you po sa lahat at magandang araw po dyan sa Pilipinas, gabi kung saan panig po tayo ng mundo, no. Magandang gabi or magandang tawag nito, noon or morning. Salamat guys, I'm going to say bye-bye and God bless us all. Love you guys.